So, ganito po, magpatangos ng ilong, no? Kung gusto mo na yung ilong mo hindi mo mukhang palwa, yung mukhang palwa ba, na ano, sa lubi. So, ang pagpatangos po ng ilong, gaganon-ganonin mo lang. Huwag mo na mapisilin masyado. Kaya magka-sinus ka niya. So, ganon-ganon lang. Hindi yung pipisilin mo nung dito. Kasi pag pinisil mo na dito, bubuka lalo yan. Gaganon. Para na siyang palwa na gagano, no? Paano ba yan? Hindi na maano yung akin, eh. Yung iba kasi kumanon, eh. Kumuka dyan, parang iglo. Alam niyo yung iglo? Parang yung iglo ba na parang bilog siya na bahay, ba, parang bahay din yan, yon iglo. So, hindi po ganun na pagpatangos ng ilong, ha? Kasi pag binitawan mo yan, lolo mo yun, o kumanon agad, o. Sa pagpatangos ng ilong is kailangan mo lang hilot-hilotin mo lang yung dito at daily, araw-araw po, para pag tumaano siya, tatangos siya ng ganun, mabibinat siya dyan. Ito, hindi siya maglisngag. Lisngag tawag dyan, yung mukha ng kabuga-buka lang dyan. Ngew, hindi. So, huwag po pisilin ng ganun. Kasi wala, laman lang po yan. Laman lang po. Nandito ang buto. So, itong buto natin, ang hilot-hilotin, ipaganon. Okay? Ganon po, hindi po yung gaganon-ganon eh, para mag, ano yung ilong dyan. No? Hindi. Huwag mo itong, ano, kasi lulo. Gumanon. Bigla bumuka yung, ano ko, yung ilong tuloy. Pangit eh, para. Hindi, wag mo yung pipisilin ng ganyan. Ito lang yung pipisilin nyo, ito. Meron ka mahahawakan ng mga buto dyan, yan. Yan, may buto. Yung buto mo nagaganyan, itutulak-tulak mo lang ng ganon. Ganyan. Hindi yung, ito yung pisilin mo. Kapag pisil, Ang sagwa, tingnan. Gumano. Ngayon. De, ganyan. Siyempre, pag sisipon ka, ganon, normal yan. Kasi, lama, ano lang yan, hindi. Ang ito lang talaga, yung buto. Ganyan. Natawa ako pagpisil ko ng ganon. Para, biglang lumaki yung butas ng ganong ilong ko, pangit. Ganyan, di ba? So, hindi naman na kailangan na ano yan. Hindi mo kailangan ito yung pipisilin mo. Kasi ito, taba lang yan eh. Oh. Kaya pagbubitaw mo niya ganun, gaganon agad yan. So, ito lang. Kasi mabibinat naman niya siya na ganun. So, itong buto natin dito, sanayin niyo yan araw-araw. Umaga. Kahit ganito, nasa trabaho ako minsan, ginaganon-ganon ko lang yan. Masasanay at masasanay ka din eh. Huwag niyong hayaan yung galis ng ilong niyo na gaganon ng ilong, buta sa ilong mo. Yung abot dito. Hindi, ay okay na yung ganyan lang. Di ba? Ito, laman na to siya. Oh. Anay, oh. Ganun lang. Kahit maliit yung ilong natin, basta yung porma niya is hindi yung gumanon yung butas. Oh. Yung ganyan. Oo. So, ganun lang. Ito, hindi to yung itong butas dito, hindi yung aabot dito. Gagano, no? Ngiyok. Yan lang, ganun lang. Ganun, ganun, no? Kung tinatamad ka magganon sa dalawang kamay, okay, ganun, ganun ka lang, no? Yung buto dito ang i-massage mo. Una, hindi maninibago ka pa sa una, pero katagalan masasanay ka rin. Huwag yung ganon-ganon, di naman yung pagpatangos yung ganon. Pampalaki naman yan ng butas sa ilong lalo pag ginaganyan mo dito. Ayan. Saka huwag nyo sanayin yung ilong nyo na halapanay. Minsan ito, ano na, maluwang na, di na ipapasok pa yung pangatlo, naku. Huwag.
naman, wag naman yung ati tong pangatlo ipasok niya pa diyan, no, grabe naman niya. Kukuha ka ng dumi sa taas, ito pag yun yung paggitna, yun ang pasok. Ito nga, kung pwede nga, wag niyo na may pasok lahat yan. Pasok niyo lahat yan, pagtanggal niyo niya, wala na. Gumano na dito. Di na pantay, yung isa dito lumaki lalo. Hindi. Wag yan, ganun lang. Wag yung ipasok din na, kung ang ilong mo is gumano na siya, at talagang magkakasya na siguro yan, no? De, ano lang. Ganyan lang. Massage lang, massage. Actually, yung problema ko lang talaga is yung aking dito. Yan. Kuno talaga yan. Kahit magsalita ako, yan, no? Kahit magsalita ako yan, kunot yan. Kaya pag nakatingin yung tao sa akin, minsan akala nila nakasimangot ako. Pag kumakanta ka, 'di ba, dapat ano, hindi mo kunot yung noo. Pag kumanta ka, maganda pag kumanta ka ganun lang. Pero ako talaga dito, yan o, kuno talaga yan. Kaya akala ng tao na sa plato ako. Pero guys ha, kung gusto niyo, huwag niyo namang hayaan na mukhang paluwa na yung ilong, guys. Kumano naman, mahilot-hilot naman yan, ganon. Ganyan. Hilot-hilotin lang yan, ganyan. Tsaka pag maglinis naman kayo ng ilong niyo, huwag niyo namang ito nga, pagtingin niyo na maluwang na, ipapasok pa yung mas pinakamalaki, tapos pangatlo, wow, kaya lang, kasi, nako, alam niyo guys, pag ito na yung nagkasya sa ilong niyo guys, or ito, sa tungit na, huwag ka na ka talagang gumanon, kahit kita kayo ko ka na, wala, nakita-kita na rin yung ano dito, kaya iwasan na lang yun. Wala, ganun lang. Pisil-pisil lang ng ganyan. Pisil-pisil. Ganyan. Tapos itong kilay ko, guys. Ayan, kilay ko, guys. Hindi ko na ginagalaw yun, guys. Yung iba, inaayos nila yung kilay. Ito sa akin, makapal. Pero ano, buhaghag bitaw, tinan mo. Buhaghag. Okay na yan. Hindi ko na inaayos yan. Kasi, kaya pag tingin nila sa akin, akala nila na, ano ako, yung stricto. Hindi ako stricto. Ganyan. Tapos, dito talaga, dito. I-ano mo yan dyan. Isabay mo kasi yung pag-ano. Actually, nasanay na rin ako eh. Kahit wala akong ginagawa, mahilig ako sa ganyan. Ang dami ng puti yung buhok ko, guys. So, huwag nyo nahihiyaan yung ilong nyo. Huwag nyo kayong pustilin to dito, guys. Kasi pag pinipisil-pisil nyo yan, akala nyo pag pinisil nyo yan dyan, ito, kikipot yung pabutan. Hindi. Hindi po. Lalong pag pinisil mo yan, pagbitaw mo yan, lalong hihinga siya ng palaki, ng lumalaki na siya. Dito siya, pataasin mo lang siya ng ganito. Kasi pag once na mabibinat na siya, yung malaki ng ilong na kagano, no? Yung ilong na, paano ba yung ilong na gano'n? Tapos, ganyan. Hindi po, dapat ganyan yan. Kasi pag nahila na yan, gagano'n na yan, no? Ganun lang.